6 to 6 yung palitan. Pag namin alas 6, yung mga panggapi naman dito. So, ganun lang. 6 to 6. So, mga 5.15. Tapos open siya na Monday to... Monday? Continue. Di taga ka dito? Kasi pag maraming pupunta kasi nanginayang din ako. Kasi ibang malalayo tapos magsasara. Malalayo. Pinapuntahan talaga siya. Tapos magsasara ka. Usually yung mga malalayo, gabi na yung pupunta kasi may allotted times na para magsasara. Kasi weekend kang maraming tao eh, Sabado Linggo. Nanay, after uminom, pupunta magsasabaw? Tatag ka pala. Oo, wala. Nakakatulog ka pa ba? Nakatulog naman. Masarapan ang tulog mo. Natulog ako ng mga 11 or 12 dito. Mm-hmm. Tapos mga alas dos, may kakatok ng mga picture. Dapat maglagay ka ng note. Ang picture ay ganitong oras na pagpipapagpasensya nila. Oo, hindi ko naisip yun. May oras na picture. Para may boundary ba na? Tapos sabi ng katok na magugulat ka, nakala mo emergency pag-tok. Kaya natataka ko, ang dami na kumakalat pang chismis na nag-iba ka daw ng ugali. Alam ko kasi yung ganyan dahil nasa diba, industry tayo. Pag ikaw maintindihan mo ako, di ba? Oo. Pagod ka kasi, siyempre dahil maintindihan nila. You have to respect also the artist kasi kami tayo, di ba, nag-ano tayo sa mga emotion, nadidrain tayo dahil sa mga tao na encounter natin. Siyempre kailangan din naman natin ng space ba? At saka ako, anong focus talaga sa business? Minsan hindi ko na magawa yung gagawin ko dyan. Kasi nga nandiyan na sa camera, mayroon ka lang hindi na pagbigyan na isa na iwan ka ng camera. Nakagad dyan, tinakat nila yung negative vibes na yung nakuha na nila. Puputulin kung anong karugpo. At saka bago pa rin nangyari yan, meron pang ibang nauna sa'yo. Ganyan din na. Ganyan yung mga ano kumakalat ngayon, di ba? So, maliit lang, short clip lang. Ma'am, ulitin ko lang yung sinabi mo, yung sa industry nyo. Di ba, sabi mo nga, napapagod din kayo, di ba? Yes. Nagkakamundi kayo ng... Kasi syempre, pag nandun na kami sa area na mag-shoot na kami, aarte na kami, so syempre yung emotion namin, yung adrenaline namin, tapos may mga taong nagpapa-picture, so ganun talaga, meron time na hindi kami okay, may time na okay naman kami, pwede naman magpa-picture. Sana, ano, respetuhin din ng ibang tao, and then kami din na sana bigyan din lang kami ng konting space lang para makapag, ano ba, relax din, and then after that, pwede naman tayo mag-take ng photo. Yan. Usually, normal talaga nangyayari talaga yun. Ayan guys, galing mo na mismo kay Abad Mendez yan ha, hindi na galing kay Diwata yan ha. Oo, naiintindihan ko si Diwata kasi biruin mo, ewan ko nga kung natutulog pa to. Tapos kakatok ka, syempre kahit sino naman, kahit ikaw naman mismo kuya, di ba kung kakatokin ka. Correct. Sarap ng tulog, matutulog mo palang biglang. Grateful naman kami sa ganun kasi na-appreciate nyo kami. Pero ano lang ba, kumbaga, give us time also na makapagpahinga lang. First impression ko talaga sa kanya is parang approachable talaga siya. And mabait, masipag. Yun ang nakita ko sa kanya kasi nakikita ko sa mga ibang vlog na talaga siya na mismo yung nagsiserve. Saka nakita ng may-ari ng Parisa nagsiserve, nagbabarya, nagdadala ng pagkain, nagluluto. Nagtatantad pa. Tapos, meron pa siyang ginagawa, which is nandun siya ngayon sa Batang Quiapo, nag-aartista pa siya. So, ang hirap ng gano'n na pinagsasabay mo yung pagiging artist mo na at the same time meron kang negosyo. May racket pa. So, yung ganyan na alam mo mataas yung pangarap, hindi mo mapipigilan yan kasi grind ng grind yan eh. Diba? Grind ng grind yan eh. Correct. Ang mapapayo ko talaga kay Diwata, ipagpatuloy lang niya yung pagiging mabuti niya sa ibang tao, pati sa mga tao nag-i-start na magnegosyo. And tuloy-tuloy lang yung pag-share niya ng mga ideas, na magandang ideas na makakatulong sa tao, sa negosyo, and then yung pagpapasaya sa atin. At saka natutuwa ako sa mga tao na ginagawa niyo sa inspirasyon. Yun yung nakakatuwa sa kanya. Kasi totoo yung sinabi ni Diwata, tayo-tayo lang din ang magtutulungan, kaya wala dapat na maghihilaan tayo ng pababa. Napanood ko yun sa vlog mo. Kasi feeling ko, pag nagtulungan tayong lahat, kunti na lang mahirap matitira. Pero pag naghilaan tayo pababa, lahat tayo mahihila pababa talaga, maraming mas mahirap na mangyayari. Yes, ano? Totoo. And actually, that's the sad reality, na naghihilaan talaga pababa. So, eto, ilu-look up ko to si Diwata and then also sa sister ko din si Rosemar. Si Rosemar, sobrang blessed na nakilala ko at
talagang gustong-gusto ko ugali na dahil makatao yan, tsaka tinulungan niya si Diwata. Kaya, Diwata, kung ano man yung na-submit mo ngayon, kung ano may natanggap mo ngayon, deserve mo yan 10 times. Ang problema nga kasi maraming galit. So, basher is basher. Alam ni Diwata, yes, yan. Artist kami, basher is basher. Ano lang yan eh, kasi nandyan yung inggit, and then andyan yung tawag dito, yung insecure ba. Pero at the end of the day, kahit mga basher kayo, mas maganda siguro, mas i-improve nyo na lang yung sarili nyo kaysa mang-bash kayo ng tao. Kasi si Diwata, everyday yan, continuous learning siya. Everyday na nag-i-improve siya. Everyday binibigay niya yung best niya para lang dito sa negosyo niya at mabigyan niya tayo ng sobrang sarap na pagkain at napakamura pa. At saka ako naman wala akong pakialam sa mga basher kasi alam ko naman sa sarili ko na bakit kaintindihan yung mga basher, wala naman yung maitutulong na mabuti sa akin. Yes. So bakit sa akin sila intindi, hindi naman sila nakakaganda sa buhay ko, di ba? Correct. Focus lang tayo sa mga pangarap natin sa buhay. Gawin lang natin, basta alam natin, wala tayong taong inagrabyado, wala tayong taong piniperwisyo. Kung yung pangarap natin, ituloy lang natin. Huwag natin intindihan yung mga taong negatibo sa buhay. Basta importante dito, hindi natin sila pinapakailaban. Totoo. Correct. Lumalaban tayo ng patas sa pamamaraan. Ganun lang. Totoo. Don't mind your basher. Wala kang mapapala dyan. Correct. Totoo. Ito naman, so, ma'am. Guys, for 2024, natama na yung basher. Pahalin ko na lang kayo mga basher ko. incoming movies ko, abangan nyo yan. Siyempre, pero yung isa kasi hindi ko pa pwede i-disclose. Kasi ang gawin pala. So, abangan nyo yan. Magpo-post naman ako. Guys, ha, pumunta kayo dito sa Diwata Pares. Pupunta ako dito madalas tapos tutulong ako mag-serve dyan kay Diwata. Basta pumunta kayo dito. Ma'am, invite nyo na rin sila sa June 2. Oo, tapos grand guys, opening. Meron tayong grand opening sa may Morningstar Street. Grand opening ng Diwata Pares. Nandun na lahat yon. Pag Diwata Overload na yun, meron tayong Pares doon. May mga hotdogs na rin, yes, na, tama? Spaghetti. So, yung mga taga QC dyan, mga kageng-geng, pumunta kayo, ha? Nandun kami, kompleto kami lahat. Nandun din yung Shift Family. Si Rosemar, si Toyo, si Delwata, of course, and then nandun din ako, Ava Mendez, makita-kita tayo doon. Kakain tayo doon ng malala. Yung pang ilang araw na hindi kumakain. Pagkakainas na kain, gano'n. Ibig sabihin, Sabado pala, wag na silang kumain. Diet-diet muna, fasting muna, ayun. Kagaya nung soap opening, talagang ang daming nabusog, sobra-sobra talaga lechon. Ano din ako, kasi diba ang lakas ng ulan noon, tapos hindi naging hadlang para hindi pumunta yung mga tao. Ang dami din kasi tao sa daga, pero wala namang umuwing talo kasi nagbigay pa ng bigas. Ang grabe. Akong iksi na doon. So, abangan nyo sa June 2, araw ng Linggo, grand opening. Siguro mga 10 tayo mag-start ng umaga. Ah, 10 na, mas maaga. 10, ganyan kasi ang, di ba, grand opening dapat. Nag-start tayo yung soap opening hapon kasi soap opening pa lang naman yun. Pero okay, grand opening kasi dapat maaga. Tayo. Maaga. At saka bago tayo mag-start, may mga pamisa, ganyan. Para at least, paano natin yan? Yes, blessing, pa-blessing. Siyempre, bago mag-start ang negosyo, magpapasalamat tayo sa taas. Correct. At binigyan tayo ng maraming biyaya. Correct.